Dillon Brooks mga idol, suspended na nga sa Game 3 sa laban nila against the Golden State Warriors. Inannounce nga yung mga idol ng NBA at ibinalita din ni Adrian Wojnarowski dahil nga sa kanyang unnecessary and excessive play kay Gary Payton. At marami nga mga idol ang hindi sumang-ayon na isang game lamang, lalo na mga idol ang mga Warriors fans. Dapat nga raw mga idol kung gaano katagal na mawawala si GP2 dahil sa injury, ganun din katagal ang suspension neto ni Dillon Brooks. Pero mga idol, kagaya na nakita natin kay Grayson Allen sa kanyang hard foul din kay Alex Caruso, isang game lamang sinususpinde ang mga dirty plays mula sa mga NBA player. Kayo mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Sang-ayon ba kayo na one game suspension lamang ang binigay kay Dillon Brooks or mas mahaba pa dapat? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating next balita ngay, pag-uusapan natin ang update kay Joel Embiid at sa kanyang injury. Listed out na nga siya mga idol for game 3 dahil pa rin sa kanyang injury sa mukha. Pero ang maganda nga mga idol ay nagpo-progress nga daw itong si Joel Embiid ng maganda. So far ay wala ngang setbacks sa kanyang rehab mga idol. At kapag na-clear niya na nga mga idol ang concussion protocol ng NBA, ay baka bumalik na nga agad itong si Joel Embiid. At dagdag pa nga sa report na to mga idol na ito nga daw si Joel Embiid ay ginagawa ang lahat para nga makabalik na agad siya. Dahil gustong gusto niya na nga daw makatulong para nga sa kanyang team na Sixers. Next balita naman tayo mga idol, LeBron James mukhang mananatili sa Lakers. Sabi na mismo ng owner na si Jeannie Buss na kahit na nga daw itong si LeBron ay hindi mag-sign ng extension sa Lakers ngayong summer, wala silang balak na i-trade itong si LBJ. Kahit na nga yan mga idol, maraming ang reports na nagsasabing balak ni LeBron na umalis at meron din mga NBA analysts ang nagsasabi na i-trade na nga itong si LeBron for young assets. Hindi nga yan mga idol magtutulak dito sa team ng Lakers na ilipat si LeBron. At pagpapakita rin yan mga idol ng kanilang pagtitiwala sa kanilang superstar na hindi nga siya aalis dito sa team ng Lakers. Pero anyways mga idol, kayo ba? Ano bang masasabi nyo dito? Tama ba ang magiging desisyon ng Lakers na hindi i-trade itong si LeBron kahit nga hindi siya mag-sign ng extension? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating next balita na may pag-uusapan natin ang sinabi neto ni Kyrie Irving sa isang podcast. Sabi niya nga mga idol, feeling niya daw deserve niya mapasali sa top 75 players of all time. At simple nga lang daw ang dahilan, parte daw siya ng revolusyon ng basketball sa NBA. At kung ibabase nga rin natin mga idol sa kanyang accolades, sa kanyang achievements sa NBA, ay deserve ni Kyrie na siya'y kasali sa top 75. At alam nyo ba mga idol, nung unang nilabas pa lamang yung top 75 players ay kasali na doon si Irving. Inalis lang yata itong si Irving mga idol dahil nga sa kanyang kontrobersya about sa bakuna. Pero anyways mga idol, kayo ba sa tingin nyo dapat kasali si Kyrie Irving sa top 75 players of all time? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion sa ating comment section. At yan nga lamang din po na para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!